Naglalakad ka mag-isa sa gabi. Nakita mo ang isang security guard at ikaw ang unang bumati rito. Good evening, kuya. At sumagot naman siya ng good evening din sa inyo. Napaisip ka na lang. Mag-isa ka lang na naglalakad ng sandaling iyon at kung bakit sa inyo ang sinabi ng security guard. Kita mo pa kung paano pa siya lumilingon isa-isa na waring meron kang kasama at hindi ka rin nag-iisa. Natatandaan ko nung punta kami ng ex ko sa Diplomat Hotel. It was all fun at wala din kasi ito talaga sa plano. Supposedly, sa SM sana kami pupunta kaso yun nga, napagkayayaan lamang. Pagkarating namin sa mismong place, dito ay nakaramdam na ako ng parang something weird. Akala ko lang ay sa lugar ang weirdo na nararamdaman ko. Hanggang sa makita ko ang aking boyfriend na tila baga takot na takot at nakatitig pa sa akin. Bakyo Encounters. Ang awkward ng moment na sumakay ka ng jeep tapos sikip na sikip ka at tila walang umuusod. Parang halos ayaw magpaupo. Nakayuko ka lang habang naghihintay kung meron nga bang gagalaw para mag-offer man lang sa iyo ng upuan hanggang sa sinabi ni Manong Driver. Neng, nakikita mo din sila? Bakyo Encounters. Hindi ko alam kung ito ba ay isang coincidence o sadya talagang itinadhanang mangyari. Pero I found it very creepy. I'm an incoming grade 11 student and I decided na mag-aral sa Baguio pero syempre kailangan ng matutuluyan kaya naghanap kami ng tiyahin ko ng boarding house until we met Kuya Rocky. Si Kuya Rocky ay isang ahente ng mga paupahan na transients and boarding houses. Meron siyang inintroduce sa amin na isang boarding house, subalit nung pagpunta namin sa mismong boarding house na yon, sa harap pa lang ng gate ay nakakaramdam na ako ng kakaiba at ito yung hindi ko maipaliwanag. Parang first time lang kasi na nangyari sa akin ito, kaya I found it very strange. Tinawagan niya yung landlady ng boarding house at sinabi na interesado kaming tingnan yung paupahan niya. Pero nung lumabas yung landlady para makilala kami, ay nagsitaasan lahat ng balahibo ko nang makita siya. Kahawig niya si nanay, ang mama ng papa ko. Yung height, yung mata, yung paraan kung paano siya magsalita, lalo yung boses. May ilan ding features na kanyang face na definitely si nanay talaga. They also have the same name, same hobbies, and same address in Pangasinan na mas ikinagulat ko pa. The way she called me apo ay para talagang siyang siya. Sinanay na sinanay talaga. Nung paalis na kami, ay hindi ko talaga mapigilan na sabihin sa landlady na, Ate, alam niyo po kamukha niyo po si lola ko. At pagkatapos ay hindi ko na rin napigilan na mahulog ang aking luhang kanina pa namumuo sa aking mata. Namiss ko lang kasi si lola. Namiss ko si Nanay Angie. 2 taon na siyang patay dahil sa sakit sa kidney. PM, Marcos Highway, Baguio City. Halos 1 oras din kami nag-antay ng masasakyan.
at sa wakas ay tila baga sinagot ang aming dalangin. Isang taxi ang paparating at habang papalapit ay napapansin naming wala itong sakay. Pinara na namin ito at pagkatapos ay huminto naman ang taxi driver. Pagkatigil niya ay ibinaba niya ang kanyang bintana sabay sabing, "Wala na ba kayong masasakyan talaga? O sige, pagkasyahin niyo na lang yung sarili niyo ha, kayong anim." Nagkatinginan kami dahil lilima lang naman kami na nag-aantay ng mga sandaling yun. Pauwi na kami noon nang biglang nagpagewang-gewang ang sasakyan namin. Pagkaprenong-pagkapreno pa lang ay sinabi ni Daddy kay Mami, "Nakita mo yung babaeng nakaputi?" At natahimik kaming lahat. Huminto kami sa gilid ng kalsada at nagdasal kaming mag-anak. Sa muli kong pagtingin sa Waze, oo nga pala, nasa Luwakan Road na kami. Sampung taong gulang pa lamang ako nang first time ako makapag-Christmas vacation sa Baguio City kasama ang aking mga tita at pinsan. Ang kagandahan pa niyan ay nakapag-book na rin ng aming matutuluyang hotel sina tita ilang linggo bago kami makabiyahe doon. Kaya nung pagdating namin ay hindi na rin namin naging problema ang tutuluyan. Tumigil kami sa hotel at doon ay tatlong kwarto ang kinuha namin na magkakatabi. First time ko ring mag-hotel kaya excited na excited talaga ako. Pagdating pa lang namin sa hotel ay pinayuhan na ako agad ng ate ko na wag ako maglilikot na siyang sinang-ayunan ko na rin sa bandang huli sapagkat kung titignan talaga ang lugar, particular yung hotel, ay parang ang creepy talaga. Dim lights ang kanilang gamit sa hallway kung kaya't iisipin mong baka mamaya ay may magpapakitang white lady doon. Matapos nga naming mag-ayos ng aming mga gamit ay naghilamos na kaming lahat at pagkatapos ay nagsitulugan na. Dala ito marahil ng aming pagod sa sobrang tagal ng aming biyahe. Pagkagising namin lahat ay kumain muna kami ng agahan. Habang kumakain kami, pinuntahan ako ng dalawa ko pang kasing edad na pinsan at itinuro nila sa akin ang isang kwarto sa tapat namin. Yung kwartong iyon ay nakabukas ang pinto. Pagsilip namin ay madilim sa loob na halata mong wala ng tao. Pero ewan ko ba kung bakit na magnet ako at tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng kwartong iyon. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa silid ay agad na kaming sinutsutan ni ate. Sinabi niya pang, "Di ba sabi ko sa'yo huwag kang maglilikot? Huwag na huwag ka ring lalapit o papasok sa kahit anong kwarto dito. Mamaya babayadan din natin yung room na yan. O baka mamaya paghawak mo pa lang sa pinto na yan, ibig sabihin kailangan mo ng bayaran." Natakot ako sa sinabing iyon ni ate. Andun kasi yung isipin na bata ako at wala akong sariling pera na ipambabayad kung sakali. Inabot kami ng gabi kakapasyal at pagdating namin sa hotel ay nagkukulitan pa rin kami ng mga pinsan ko. Binubuska kasi nila ako at sinasabi nilang wala daw akong dalang Barbie pero sila daw ay meron kung kaya't sila lang ang pwedeng maglaro. Dahil hindi nga nila ako isinali, sinabi ko sa ate ko na siyang nag-ayos ng gamit ko kung bakit hindi niya ako pinayagan na magdala ng Barbie. Pero si mama na ang sumagot sa akin at sabing baka daw mawala ko yung Barbie ko lalo kapag dinala ko pa sa isang lugar tulad nito. Dahil nga sa wala na ring magagawa, umupo na lang ako sa malamig na sahig kung saan natatanaw ko yung dalawa kong pinsan na naglalaro at dito ay may kumalabit sa akin. Nilingon ko siya at nakita kong bata din siya. Para siyang kasing edad ko rin, kasing laki ko at nakapantulog siya. Nagpakilala siya sa akin at ang pangalan daw niya ay Jean.
Sabi pa nga niya ay doon daw sila tumutuloy sa katapat na kwarto namin. Tinuro niya ito at pagkatapos ay niyaya niya ako na maglaro daw kami dahil naaawa daw siya sa akin. Gayong parang ini-etchapwera daw ako ng dalawa kong pinsan. Ramdam ko naman na mabait si Jean kung kaya't nagpakilala na rin ako sa kanya. Akmang papunta na sana kami sa itinuturo niyang kwarto nang bigla akong kalabitin ng pinsan ko. Isa ito dun sa kasing edad kong pinsan na naglalaro ng Barbie. Sinabi niya na, "Uy, huwag ka nang umalis, saka pupunta. Di ba gigising pa tayo ng maaga bukas para makita natin yung fog? Sige ka, may iiwan ka na naman, hindi ka na naman namin isasama." Gumuhit ang malaking question mark sa aking muka. Sinang-ayunan ko na lang ang sinabi ng aking pinsan at nung aktong magpapaalam na sana ako kay Jean, nagulat akong bigla siyang nawala sa aking harapan. Inisip ko na lang na baka tinawag na rin siya ng kanyang mama kung kaya't pumasok na din siya sa kanilang kwarto. Ganun na rin ang aking ginawa. Kinabukasan dahil may usapan kami na maaga kaming gigising na magtipinsan, ay ako ang excited na nagising sa kanilang lahat ng maaga. Hanggang sa may narinig akong pagkatok. Naisip ko nga na baka yung pinsan ko iyon, kaya nagpaalam na ako kina mama at papa at sabi ko'y pupuntahan ko na ang aking mga pinsan, baka kasi ay pupunta na sila sa terrace at titignan ang fog. Subalit paglabas ko ng kwarto, si Jean ang nakita kong nandoon. Sabi niya sa akin, gusto din daw niyang makita ang fog. Alam daw niya kung saan ang magandang spot sa hotel kung saan mas makikita ang fog ng malapitan. Mahahawakan ko pa daw, sabi niya. Dahil nga sa bata pa lang talaga ako noon, ay sumunod ako sa kanya. Sabi pa nga niya sa akin, huwag daw akong mag-alala sapagkat niyaya din daw niya ang aking mga pinsan at susunod na lang daw sila sa aming pupuntahan. Doon sa aming pinuntahan ni Jean ay naglaro lamang kami hanggang sa dumating nga doon yung dalawa ko pang pinsan at baka sa kanilang muka ang pagtatampo. Nakumpirma ko lang ito nang sila ay aking tanungin at sinabi nilang, "Daya-daya mo naman. Ang sabi mo, sabay-sabay tayong pupunta dito, ba't hindi mo kami hinintay?" Nagtaka rin ako sa sinabi nilang yun kung kaya't dinepensahan ko ang aking sarili na, "Isabi kasi ni Jean." At pagkatapos ay hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Nung puntong ituturo at ipapakilala ko din sana sa kanila si Jean, nagtaka na lamang ako sapagkat wala na siya doon sa terrace. Tinanaw-tanaw ko pa nga siya at baka nagtatago lamang siya sa kapal ng fog na mga oras na iyon, pero hindi ko na rin siya nakita. Hanggang sa tinawag na kami ng tuluyan ng isa pa naming pinsan na mas nakatatanda sa amin para mag-almusal na daw. Tanghali na noon nang muli ay nakarating kami sa hotel galing sa ilan pang mga tourist spots sa Baguio City. Gabi daw ulit ay aalis na kami. Pagkakita ko sa entrance ng hotel ay andun si Jean, kaya kinausap ko siya. "Uy, saka pa pumunta kanina? Ipapakilala sana kita dito sa dalawang pinsan ko eh." Subalit nakangiti lamang siya at hindi na tumugon. Inabot niya ang aking mga kamay. Sabay hila sa akin sa isang sulok ng lobby. Doon ay nakapagkwentuhan kaming ulit at natutuwa ako sa kanya dahil pareho pala kami ng gusto. Binigyan ko din siya ng tsokolate na siyang nilalamutak naming magpipinsan, subalit tinanggihan niya ang aking offer dahil magagalit daw ang mami niya. Kinabukasan, paalis na kami. Hinahanap ko si Jean para magpaalam pero hindi ko na siya nakita. Kinatok ko pa nga yung room na kanyang tinutuloyan pero nakalock yun. Makailang ulit din akong kumatok sa pinto hanggang sa isang bellboy ang lumapit sa akin at sabi niya, "Uy, anong ginagawa mo dyan? Huwag mong paglalaruan yung mga pinto ha. Baka mamaya
may masira dyan kami ang pagagalitan dito. Pero sumagot ako sa kanya. Eh dito po kasi nag-stay yung kalaro ko. Magpapaalam lang po kasi sana ako sa kanya. Pero sabi ng bellboy ng hotel sa akin, walang tao dyan. Nakasara lang yan. Kaya bumalik na ako sa kwarto namin. Sapo ang aking ulo sa kaisipang baka pinagalitan ng mami niya si Jean dahil kinakausap ako. Kaya umalis na sila. Bago kami umuwi, nagpunta muna kami sa isang sikat na pizza house sa Session Road para kumain at tinanong ako ng pinsan ko. Naluloka na daw ba talaga ako dahil simula daw nung dumating kami, tawa ako ng tawa at mag-isang nagsasalita. Sinabi ko naman na hindi dahil may kalaro ako at ito nga yung ipapakilala ko sana sa kanila nung oras na nasa terrace kami at pinagmamasdan ng fog. Ito nga din yung inoferan ko ng tsokolate, sabi ko sa kanila. Pero pinagtawanan lamang nila ang aking sinabi. Tatlo lang kaming magkakasama. Kaya pagtataka nila, sino naman yung bibigyan mo ng tsokolate? Nagsumbong ako sa kapatid ko, pero imbes na kampihan ako ay nagalit siya sa akin. Sabi pa niya, ikaw talaga, di ba sabi ko huwag kang maglilikot? At saka dapat hindi ka lumalapit dun sa batang yun. Hindi mo ba napansin simula nung una mo siyang nakita sa hotel? Yun pa rin yung damit niya na suot. Medyo nawirtuhan pa ako sa sinabing iyon ni ate. Kung kaya't pag-uwi namin, ikwento na sa akin ng kapatid ko kung paano niya nalaman na ang kalaro ko ay hindi totoong tao. Yung mga pinsan ko ay tiyak na hindi siya nakikita. Ang sabi sa akin ni ate, dati daw, tiyak siya na may nakatirang bata doon sa spot kung saan nakatayo ang hotel ngayon. Marahil isa ang batang iyon sa mga naging biktima ng malakas na lindol dahilan upang mabagsakan siya ng ilang bahagi ng gusaling dating nakatirik doon. Unfortunately, maaaring isa ang batang iyon sa mga tuluyan ng nabaon sa mapait na sinapit ng bagyo noong 90s. Explanation pa sa akin ng aking ate na malamang ay nalulungkot ang batang iyon hanggang sa kabilang buhay kung kaya't naghahanap siya ng makakalaro. Doon ko rin nalaman na si ate ay may taglay na third eye. Kinumpirma din niya sa akin na maaaring ako din ay bukas ang ikatlong mata para makita ang isang multo na aakalain ko ng mga oras na iyon ay isang tunay na tao. Wika pa ni ate, ang kakayahan daw niya na makakita ng mga multo ay may kakambal na kakayahan kung paano niya nakikita ang history kung paano sila nawala sa mundo. Wala sa plano ang sumusunod na kaganapang ito. Habang ako ay nagbabakasyon sa Trancoville last summer, inanyayahan ako ng aking tiyahe na doon muna matulog sa kanilang inuupahang apartment. At since isang lakaran lang ang tinutuluyan naming transient house, ay pumayag ako. Mas na-excite pa akong lalo. Sa kaalamang, dumating rin pala ang pinsan ko galing sa UAE. Fast forward, ayun na nga ang nangyari nung gabing yon. Kainan, tawanan at anlikwentuhan. Madaling araw na iyon. 2 AM kung hindi ako nagkakamali nang mapagpasyahan na naming matulog. Since ang lahat ay napagod na rin sa kakadaldal, unti-unti ay bumigay na rin kami sa pagkakaantok. It so happened na hindi ako makatulog kung kaya't nagpunta ako sa kusina ni na tita at nagtimpla pa ng gatas.
akmang patungo na ako sa ref nang sa gawing kusina ay nakakita ako ng silhueta ng babae. Sa pakiwari ko pa ay kulot ang buhok nito at may katabaan. Nag-hesitate ako magtanong sapagkat wala namang mataba sa aming naroroon. Si tita naman ay hindi rin kulot. Napatitig ako ng husto upang kilalanin kung sino siya at baka may nakapasok ng masamang loob. Marahan akong lumapit, paisa-isang hakbang na magagaan hanggang sa mag-ilang metro na lang ang layo nito sa akin. Hindi siya gumagalaw at animoy hinihintay ako nito sa kusina. Napatigil na lang ako nang marinig ko na tila may ibinubulong siya sa wikang hindi ko maintindihan. Sa gitna ng katahimikan ay nadidinig ko siyang malinaw maging ang kanyang paghinga. Napaurong na lang ako nang makita kong tila papalapit ito sa akin. Given na malamig ang sandaling iyon, kung kaya't mas na triple ang kilabot ko dahilan upang mapatakbo ako sa kwarto upang humingi ng tulong. Nagising ko ang lahat ng mga nandoon maging sina tita dahil sa tili kong yun. Agad na rumisponde ang mga binata kong pinsan upang tignan kung may nakapasok na sa apartment subalit bigo silang maabutan yun. Ang pinagtataka lamang nila, nakakantado naman ang loob ng pinto maging ang gate. Sinipat rin nila ang ilang kalapit apartment subalit halata mong tulog naman ang lahat. Ikwinento ko ang nakita ko. Naniwala naman sina tita at maging ang aking mga pinsan at mukhang aware sila na totoong may nagmumulto sa naturang apartment. Sa ilang taon nilang nanirahan doon ay nasanay na umano sila at itinuturing na daw nila itong kasama sa loob ng bahay. Subalit nag-iba ang tono ng lahat nang isinalarawan ko na ang nakita ko. Nakita ko ang pangingilabot ni na tita dahil hinahawakan na niya ang kanyang magkabilang braso. Ang aking mga pinsan din ay nakita ko ring parang kumunot ang kanilang noo sapagkat ang akala nilang nagpakita sa akin ay ang batang palaging patakbo-takbo sa loob ng kanilang apartment. Nang hilakbot pa ang lahat sa katotohanang may iba pa palang multo sa naturang apartment bukod sa palaging nagpaparamdam sa kanilang bata. Unang beses daw na nagpakita ang naturang figura at kahit isa sa kanila ay hindi pa daw namamataan ang multong nakita ko. Seryosong wika pa nga ni tita sa akin. Saan pa ba kayo nagpunta dito sa Baguio bago ka pumunta rito? Hindi kaya may sumunod sa iyo? Baguio Encounters. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.